this video, I will show you some of the best halal food na paborito ng ating mga kapatid na Muslim dito sa Zamboanga. Mula sa kanilang favorite almusal na sati. Parang gravy. Traditional making of lokot-lokot. At ang special tausog dishes na chicken pianggang at chula itum. Ready ka na ba? Tara! Over 1 million ang populasyon dito sa Zamboanga City. Among the provinces dito sa Mindanao, isa ang Zamboanga City sa may pinakamalaking populasyon ng mga Muslim. Kaya naman, karamihan ng kainan dito ay nagsiserve ng pagkaing halal. Halal means preparing the food in a permissible way prescribed by Muslim law. Pero bago mag-food trip, ay dinala muna ako ng aking kapatid na tausog na si Pops Al dito sa Rainbow Mosque. This is Al Amin Paraji, or also known as Al, isang resto owner, businessman, chiropractor at multi-talented na Zamboangueño. Siya ang magdadala sa akin sa ilan sa mga legendary halal kainan dito sa Zamboanga. Pops Al! Pops Joy! Lanjal ka pa Zamboangan. Means welcome to Zamboanga. Salamat pare! Salamu alaikum. Kualay kamusala. Pare Pops, saan tayo ngayon? Nandito tayo sa Tumaga, yung famous Rainbow Mosque ng Zamboanga. Grabe, ang ganda no? Yeah. Ang Rainbow Mosque ay ang unang mosque sa mundo na ang kulay rainbow, which represents the colors of Zamboanga and represents royalty and bravery. Tapos itong suot natin, ano to pare? Ano ba? Muslim or tausog? Ano ba to? Ito talaga yung tausog warrior na suit namin. Ang mga tausog or people of the current ay nag-originate sa northern eastern Mindanao. Kilala sila bilang born leaders, matatapang, at kagalang-galang. Ang ganda, mga royal blood. Alam mo, feel ko ngayon nasa theater ako. Parang feel ko royal blood daw. Feel ko nga ako yung alalay mo eh. Parang ganyan yung feels ko ngayon. Pero anyways, Pops, nandito tayo sa Zamboanga. Sasamahan mo kong gawin isang Muslim or halal food tour, tama ba? Yes. Saan mo dadalhin ngayon? Dadalhin ka sa paborito kong kainan. Doon, iba-iba. I-surpresa na lang kita. Dahan yung gusto ko, pare. Para at least, parang ma-amaze ka kung saan kita dadalhin. Excited na ako, Pops. Sobrang excited na ako. Pops, excited na ako mag-food trip dito sa Zamboanga kasama ka. Pero binihintay natin. Tara! Sung na kita. Oh, ano sabihin nun? Ibig sabihin, tara na. Sa tausog. Oh, okay, tara na. Yes. Tara. Para sa unang stop, mag-aalmusal kami ni Al sa legendary gym sati. Ang sati ay nahambing sa satay ng Southeast Asia. Pero dito sa Mindanao, ay may sarili silang version. Sati are grilled meat skewers na gawa sa beef, chicken, or liver na may sweet and spicy red sauce ordered with tamu or rice cooked on coconut leaves. Nasaan tayo ngayon? Andito tayo sa Jimmy's Sati. Saan ba? Legendary na ba ito? Ito yung legendary na sati dito sa Zamboanga. Simula pa ito ng 1970s, nandito na si Jimmy's Sati. Ang ganun yung katagal ito. The first sati in Zamboanga City. Pansin ko nga, sobrang daming tao. Oh, sobrang. So ito pare, ano ba talaga ito? Kumbaga, mga kapatid dating Muslim, kinakain din talaga, favorite nila ito. Yes, yes. Actually, ito talaga yung naging breakfast food ng mga tausog. Kasi yung hilig ng mga tausog, yung mainit at may sabaw na maanghang. Ang sauce ay gawa sa tatlong naka-plastic na to. Yung pula ay yung mixed sugar and aswete. Yung puti naman ay yung pampalapot. At ang huli ay yung iba't ibang spices. Balita ko nga, Brad. Alas dos pala na madaling araw, yun daw yung peak time nila. Yes, yun talaga. Sino yung mga kumakain? Yung mga kagising lang, mga hindi patulog, ano ba? Usually kasi, yung ganitong food, favorite yan yung mga traveler. Okay. Especially yung mga tausog na galing sa Laot. Laot? Ano yung Laot? Yung nangingisda. After nilang mangisda, mag-uwi, dito na sila kakain. Okay, okay. So paano ba yung proseso niyan? Simple lang umorder dito. Pipili ka ng inihaw na karne na gusto mo. Ilalagay ito sa plato na may tamu. Pagkatapos ay bubuhusan na nila ito ng napakainit na special red sati sauce. Leng, Kuya Leng, kasama ko si Al, Pops Joey. Sir, nakakailang sticks kayo ng ano, ng karne kada araw? Kasi sobrang dami ng tao. 40 kilos. 40 kilos? Per day. Per day yun? Per day. 24 hours pa yun? Minsan 50, 60. Grabe pare. Yun. 40 to 50 kilos. Ganon kalakas yung sati dito. Normal yun dito. Normal talaga yun. Ay, Pops, alam mo, alas 8 na umaga ngayon, masarap mag-almusal ng sati. Yes. Huwag na tayo. Talaga, oh. Tigil natin daldal. Yes. Kumain na tayo. Para matry mo na din ang cultural food natin. Tara, pasok tayo.
Paborito daw itong almusal ng mga Sambuanggenyo. Dahil sanghang nito ay nakakaroon sila ng pampagising sa simula ng araw. Pali, ikaw ba? Paano kumain ng sati? Ganito tayo kung kakain ng sati. Unang-una, titikman natin sa bawo. Ah, sauce muna? Yes. Okay. Dapat siya, no? Malapot-lapot siya, no? Oh. Okay, sige, wow. Tikman natin. Tikman natin. Sige. Cheers. Cheers. Grabe. Init pa. May ano siya, no? Spicy na konti. Spicy, curry. Tapos, konting peanut. And then, saktong sweet lang. O, may matamitamis siya ng konti. Tapos yun niya, spicy, peppery. Tapos yung iba't ibang spices nandun na nga rin. Turmeric. Nagahalo-halo. Nagahalo-halo. Sikip mo, parang shotgun siya. Parang shotgun. Parang magigising nga yung dugo mo sa umaga. No? Nang una, yung kinakain ko, yung favorite ko sa sati, yung beef. Beef? Okay. Yes. Paps, ang liit niya yun, no? Ganit ko talaga. Ano to? Pwede itong kuya rin tatlo sabay-sabay? Yes, sa akin, dalawa yung sinasabay. Ah, dalawa ka. O, sige, Rima. Masyadong gahaman kung dalawa naman. Okay. Sige, yes. Tapos, ito yung tamo. Yes, tamo. Masabay natin to. Yes. Okay, luto sige. Luto sa dahon ng niyong. Dahon ng tamo. Wow! Sarap! Sarap ba? Sobra. Ang karne natin, I mean, to be honest, hindi siya yung sobrang-sobrang lambot. Pero tamang chewiness lang yan. Yeah. Pansin ko yung tamo natin medyo sticky, so tapos medyo fragrant nga siya dahil yung sprout na balik siya ng dahon. Dahon ng niyo. Extra sauce. Ayan. Tignan natin yung atay ngayon. Okay. Cheers. Parang ano, no? Very creamy na siya. Very creamy. Melting in your mouth. Oh, sarap. Sarap talaga. Ito na yung pinakahihintay natin. Uy, ano to? My last part. Malaki-laki. Favorite ko yung manok. Okay. Sige, tasaw-saw natin. Tasaw-saw natin. Tsaka kulang na yung sauce ko. Ay, ganun yun. Sige. Libre to guys. Pagka bumili kayo ng sabi. Libre? Yes. May extra nga. Okay, sige. So ako pwede rin. Parang gravy. Gravy. Okay, ah. Alam mo, dito ko na nasaan yung pagka-smokiness niya. Wow. Dito napakasarap. Ko na, dito ko na nasaan yung pagka-smokiness niya. Oo, oh, kaya. I mean, juicy, malambot. Parang speechless ako sa sarap niya. Oh, it's a full meal, pare. No? Kumbaga, ulam. Ulam siya, tapos may square na kanin. Mula pa lang, no? Simula pa. Alam kong may next pa tayo pupuntaan. Yes, dadaling din sa mga masasarap na kainan ng tausog dito. Okay, pare. Thank you. Cheers. Cheers. Para sa susunod na food trip, ay nandito tayo sa paggawa ng lokot-lokot or jaa. Ang lokot-lokot is a crunchy golden brown delicacy na kinakain during special occasions like the Feast of Eid al-Fitr at ang taluksangay Muslim delicacy ang pinakasikat na gumagawa nito. Tatlo lang ang main ingredients ng lokot-lokot. Flour, water, at sugar. Simple lang, di ba? Pero ang hindi simple ay ang paggawa nito. Mukhang madali, pero it takes years of skills to make lokot-lokot. Pops Al! Nasaan tayo ngayon? Okay, dinala kita dito sa gawaan ng jaa. Jaa or... Ito yung traditional na kinakain talaga namin. Ah, totoo? Ano, to? Yes. Ano ba to? Almusal or merienda? Ano ba to? Snack? Yung jaa, makakain mo siya kahit anong oras. Actually, this one is food for traveler. Okay. Pwede kang magtipid kung gusto mo. Pwede mong kainin as breakfast, lunch. Depende, pangmasa talaga siya. Oh, tinatawag rin siyang lokot-lokot, no? Yes. In other term ng... Dito sa local Zamboanga ng mga Chabacano, lokot-lokot na ang tawag sa kanya. Ganito ang paggawa ng lokot-lokot. Maglalagay ng mixed batter sa ulayan or strainer. At i-strain ito continuously gamit ang pagtap ng stick sa pinaka-stem ng ulayan. Iduduyan mo ng pabilog ang ulayan para maka-form ng flat circular-like shape. Circle na. Ikot. Yan, circle. Nice, nice. Tapos tingnan mo yung guan. Yan. Ayan, ganyan lang. Ay, inikot ko rin to. Sorry. So, tap-tap lang. Tapos, circle. Parang gumagawa ka ng pancake. Tapos mag-form yan. Pag nag-light brown na, ay roll na ito pabilog gamit ang gagawi or parang pointy wooden spatula. Kapag luto at malutong na, ay pwede na itong kainin. Okay. Ito yung nakita ko kanina. So, dalawa. Oh, parang tutumin mo siya. Parang omelette. Omelette. Ah, okay. Yan. Tapos, hanggang maging brown siya.
mo, mainit pa. Mainit pa. Pare, lokot-lokot. Cheers. Super fresh. Cheers. Sobrang sarap. Matamis siya, no? Sugary, sweet na. Very crunchy sa labas. Parang nga siya umambi mo sa biscuit eh. Parang ganun, pero it has a different texture, yes. Different flavor na malinamnam. Kumbaga, simple pero malinamnam. Saka yung lokot-lokot, kinakain namin to kasama ng kape. Tapos may nagsabi sa akin kanina, masarap din daw to i-dip sa ice cream. What? Yes. Ano? Masarap daw talaga to. Pwede mo apa to. Yes. Ang sarap. Ako nga din. Ready ka na sa next food trip? Yes. Dalhin mo na ako. Dadalhin kita doon. Cheers. Cheers. Para sa huling food trip, ay bumiyahe kami ng halos isang oras sa Barangay Buena Vista. Dito sa Zambuena Halal District, ay kakain tayo ng dalawang paboritong dishes ng ating mga kapatid na Muslim, ang chula itum at chicken pianggang. Na ang secret ingredient ng dalawang to ay ang burnt coconut na ginagamit. Makakapanayam natin owner ng restaurant na ito na si Gams Hasan, aka Kagams. Isang passionate resto owner na nais ibahagi ang kultura ng Muslim sa pamamagitan ng pagkain. Kagams! Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Nandito tayo ngayon sa iyong restaurant, pangalan is? Zambuena Halal District. Basically sir, kailangan nagsimula? Actually, noong January 4 lang itong taon na ito. Ah, bago lang. Tapos anong pinakasineserve nyo dito? Yung specialty ng tausog, lalong-lalo na yung chula itum. Ang chula itum is a beef soup cooked with different spices like ginger, turmeric, at iba pa. It is eaten during special occasions, kaya naman tinatawag itong food for royalty. Ikaw pare, bilang tausog, ang chicken pianggang tsaka chula itum, tuwing kailan yung kinakain? Kinakain lang kasi namin before, during of pag may special occasion. Ah, tulad ng? Tulad ng wedding, yung duwa na yung ritual na. At gathering. Ganun yun, sir. So, ano talaga to? Itong pagkain na to, usually, for special occasions talaga, yes, siya. Dahil sa mga special ka din. Ay, thank you. So, ganun din ang i-offer namin. Ganun pala yun. So, meron tayong lote dito along side ng highway na to. So, napag-isipan natin since nag-advocate tayo ng peace at saka nung diversity nga sa mga Muslim at sa mga Christian. So, bakit hindi natin introduce yung pagkaing tausog para naman malaman ng mga non-Muslim or non-tausog na ganito pala yung experience na, experience. Tulad ko, para may experience namin. Tapos, meron tayong reason kung bakit tayo magbabanding na yun kasi pupunta tayo sa kanila. Ah, ganun pala. Unlike yung dati kasi meron ng notion na mga Muslim, mga tausog, katakot. Yun nga sir, yun nga yung actually bukod sa pagkain na gusto ko i-showcase dito sa Zamboanga, yun yung gusto kong alisin na ano mong sinasabi nyo? Ano sinasabi nyo? Delikado yung sinasabi, tama, diba? Tama. I mean, we're all friendly here. Ito katulad natin, di ba tayo magkakalala pero kukwentuhan tayo, nakatayo tayo sa kubo ngayon. Tama. Yun yung gusto natin alisin. Di ba? It's safe, it's peaceful, at bukod dun, masasarap yung mga pagkain dito sa Zamboanga. Ikaw pare, para sa'yo, how do you define tausog cuisine? Tausog cuisine is more on expressing tulad mo ngayon. Pumunta ka dito, yung way na mag-express kami sa'yo by welcoming you, we prepare special dish for you. Wow! True food! Ganun talaga. At si Kagams ngayon, magluluto ng kanyang specialty, yes, na pianggang, tsaka chula ito. Al, ready ka na kumain authentic tausog food? Yes, ready. Panigurado, favorite mo yan. Yes. Kagams, maraming salamat. Alam ko magluluto ka na. Magsukul na ba? Magsukul. Magsukul, Kagams. Kaya binintay natin! Tara! Tara! Yun hindi pa, tambay pa tayo. Magsisimula ang pagluto ng chula itum sa baka na nilagyan ng bawang, turmeric, luya, minced chilies, asin, at haluin mabuti. Tapos, ilalagay ng burnt coconut meat. Sabi ni Kagams ay dapat daw ay may tamang pagsunog ang coconut meat dahil pag ito'y nasobrahan, ay mawawala ang gusto nating flavor mula dito. Pagkatapos, ay papalambutin na ang baka na nilagyan ng spices. After lumambot, ay pwede nang simulan ang pagluluto. Magigisa ang sibuyas at bawang at maglalagay ng extra burnt coconut. At saka ilalagay ng beef na pinalambot natin kanina. Lalagyan din niya ng konting tubig at lemongrass. Pagkatapos, luto na ang ating chula itum. Para naman sa chicken pianggang, halos simang spices na ginagamit ng chula itum. Pero pagkakaiba, meron itong pepper. Ilalagay ng manok at i-cover ito ng spices. Tapos, magigisa ng sibuyas at bawang. Ilalagay ng manok with spices at hihintay nitong maluto.
On the other hand, nagigisa si Kagam sa mga natirang spices at nilagyan ng gata. Kumbaga, ito yung extra sauce natin. Tapos, ibubuhos na ito sa nalutong chicken pyanggang kanina. Ready na kami kumain ni Pops Al. At ito talagang perfect ending para sa halal food tour natin. Pops, huling pagkain, ito na yung... yung kyula ito, at saka yung pyanggang. Okay, Pops. So, do the honor. Paano natin simulan ito? Yan. Pagkakain tayo ng kyula ito, at pyanggang, or anything, basta magsisimula tayo sa pagkain, ang ritual namin as Muslim, as tausog, Bismillah. Bismillah. Bismillah? Oh. Bismillah. Pops, you do the first. Okay, sure. So, ito yung... kyula ito. Ooh, grabe, pare. This masarap. This is a really yan, unique kind of dish. Baka to, no? Yes. Tsaka yung baka na yan, fresh yan. Dito lang yan kinatay. Okay. Locally, kinakatay yan dito. Okay, tapos ikaw naman. Ako na rin, puwa sa'yo. Sige, thank you, Pops. Wow. Ganito, unang-una, lagyan mo ng sabaw. Sus. Ganito tayo. Yan. Yan, sasabawan natin. Tingnan mo. Yan. Oh. Yan. Okay. Pukuha tayo ng meat. Karne. Karne. Malambot na. Yan. Kasi pressurized to. Tapos, okay, that's kamay. Yes, kamay. Kanin, tsaka, yeah. At mainit-init pala. Yan, kanin at tsaka yung sinabawan na rice kanina. Oh. Yan, yan. Cheers, pare. Cheers, cheers, pare. Mm. Wow. Saan mo yun? Yung burnt coconut na smoky flavor niya. Tapos yung bit ng hotness niya ng chili. Tapos yung spices niya, gabi, ang sarap. Ang sarap, pare. Ang lambot pa ng baka. Nalasan ko lahat ng spices, yung turmeric, yung bawang, yung luya, tapos yung coconut, ano, yung burnt coconut nga. Meron siyang, tama kayo, smoky-like flavor na. Tapos yung karne natin, malambot din. Malambot. Pyanggang. Made of love talaga yung pyanggang na yan. Made. Kasi dalawang beses yan niluto. Uy, yun yung ginawa niya ano kanina. Dalawang beses. So, mahirap magluto ng dalawang beses kasi niluto mo na, luluto mo. Luluto yung poli. It takes effort and love, pare. Effort talaga and love. Oh. Yeah. Itim na itim na siya, no? Itim na itim. Ayan, pakita natin. Yeah. Oh, lambot, pare. Dahil sa... yun, ang lambot na niya. Burnt coconut. Oh, wow. Yan. Sobra. Sige, ah, cheers. Sarap niya. Ito mas dry. Yung sauce niya dry naman. Mas dry siya. Pero, pag i-bite mo siya, although same yung spices, pero different pa rin yung lumalabas na flavor. Iba yung atake. Yes, iba yung ito atake. Naman, napansin ko, parang nagbibigay siya extra smokiness. Yes. Gunit siya may tosta element. Alam mo yun? Pulong ka lahat. It's quality. Yes. Wow. It's quality food, Pops. Yan, pang-special talaga. So kayo dyan, guys, huwag na kayong mahiyang pumunta dito. Hindi nakakatakot ang Zamboanga. Dumayo kayo dito. Yan. Yung mga kwento dyan, kwento na lang yan. Hindi yan totoo. Lumayo kayo dito, matitikman yung paano kami mag-welcome mahal sa inyo. Paano magmahal. Paano kayo magmahal sa inyo. Exactly. Alam mo, sabi nga nila, parang ano yan eh, it's for you to see. Yes. Minsan na, may mga narinig kang bagay-bagay na, ano ba, yung ba yung totoo? O yung ba yung kwento lang ba yan? Yes. Pumunta ka doon sa lugar na yon, experience mo, kumain ka, makapagkwentuhan ka, doon mo nalaman yung tunay na kultura. Sa video na to, tadayuhin natin ang ilan sa mga favorite childhood food favorites sa mga Sambuanggenyo. Mula sa famous fast food na Whoopi. Kung good boy, good girl kayo. Whoopi ka. Halo-halo version ng Sambuanga na Knickerbocker. Kakaibang overloaded shawarma. Legendary barbecue na nakakabenta ng 2,000 barbecues per day. Isang araw na food trip mula umaga hanggang gabi. Grabe! Sobrang jam-pack yung tao ngayon. Ready ka na ba? Tara! Pops King! Pops Chuy! Benvenidos na siyudad de Zamboanga! This is Pops King, isang Zamboanggenyo na ang native tongue ay Chavacano. Siya ang one half ng pinakasikat na food vlog dito sa Zamboanga, na pangalan ay Sabroso Vlog. Kasama niya ang kanyang mabuting may bahay na si Franz at dinadala nila tayo sa mga best eats dito sa Zamboanga. Gandang araw, pare. Good morning, pare. Nandito tayo sa Zamboanga City. Gagawin natin isang ultimate Zamboanga childhood food tour. Ano mong ganap ngayon? Pupuntahan natin yung mga ilang sa mga paborito kong pagkain ng kabataan namin. Ooh! Punta na tayo sa unang food trip. Tara! To officially start this food trip, magpapakabata talaga tayo dahil pupunta tayo sa isang fast food na paborito ng mga batang Zamboanggenyo. Noong wala pang Jollibee at McDo dito, ang Whoopies ang sagot sa kumakalam na tiyan ng mga bata.
This is Sir Nestor, ang isa sa mga founder ng Whoopi. Sir, kailan pa ito nagsimula? 1993. Ang tagal na. Tapos, ano talaga bang binibenta nyo dito? Meron akong parang specialty burger house, fried chicken. Oh. Meron tayong fast food. Bali, ako kasi yung gumawa niyan. Lahat ng product nito, ikaw, recipe ko. Okay. So, kinuha nila ako sa Manila para magpagawa ng specialty. Okay. So, pumunta ako sa Zamboanga, ginawa ko sila ng specialty. Ah. 1993, bago nagtayo yung Whoopi, wala pang McDonald's. Dito, sa Zamboanga. Wala pang fast food nung wala pa ba? Fast food, oo. Number one ang Whoopi, 1993. Kaya nga sinasabi ko before, nung wala pang mga fast food dito sa Zamboanga, Whoopi talaga yung dinadala kami lagi ng mga parents namin. Sinusulan kami. Kung good boy, good girl kayo, Whoopi kayo. Oh, okay. So, siyempre, as bata, masaya ka. Kasi, siyempre, bira ka lang makakain ng fried chicken na ganito kasi sarap. Ito yung Whoopi fried chicken. Ah. Oh, bestseller yun ito sa Opas. Na ano na ako eh. Naglalaway ka na ako rin eh. Bale, kuha ako siguro neto. Kuha ka rin legs, siguro legs. Kuha ka legs, legs, sir. Magchi-cheers tayo. Yan. So, tikman natin yung legendary fried chicken ng Whoopi. Cheers. Cheers. Medyo, alam mo siya, may saltiness ng konti. Yes. Very juicy, very crispy. Kung anong gusto mo sa manok bilang bata ka, nakamit nila lahat, pare. Tama ba? Ready, Pop. Oh. Yung balat din, sobrang lutong, pare. Crispy, Pop. Cheers. Cheers. Wow. Init. Yung gravy natin, manamis-namis siya. No? Yes. Ang sarap. Malayo sa taste ng Jalbi. Malayo? Jalbi kasi hindi siya matamis. Yung saging ginawa ko medyo matamis. Oo, parang maganda dito. Nagko-complement yung saltiness ng manok sa sweetness ng gravy. Isa pang pinagmamalaki yung sir, chicken fillet sandwich. Ayan, so ang ingredients, may itlog. May itlog, may chicken fillet, tapos parang yung sauce nila. Perfect merienda. Ano masasabi ko? Sarap. Sir Nestor, ang sarap ng pagkain nyo dito sa Whoopi. Pero Pops, marami pa tayong kakainin ngayong araw. Ready ka na ba? Ready, Pops. Sama ka na rin sa... Sama ka na rin sa amin, Sir Nestor. Sir Nestor, maraming salamat. Kaya binihintay natin. Tsura! Medyo delayed lang. Pwede ka rin. Next naman, magtatanghalian tayo sa isa sa pinakasikat na karinderya na nagbebenta ng iba't ibang inihaw na isda. Ito, ang inihaw ni Tatay. Siya si Sir Crescencio Rabino, o sunod na Tatay, ang owner ng restaurant na ito. Sabi niya, kaya daw isda ang iniihaw niya ay para mas healthy at pwedeng-pwede sa mga kapatid nating Muslim. Almost 25 years na sila nagbebenta ng inihaw na isda. Nagpa-ihaw na kami ni Pops King ng pugot or triggerfish at palid. Napaka-generic, ba't ba inihaw ni Tatay? Kasi iniyaw siya ni Tatay. Unfortunately, papa-complicate pa natin yun eh yun. Kasi yes, si Tatay mismo yung nag-iihaw nito. Since Zamboanga City is abundant sa mga isda, oh. So... Ito na yun. Which is, ano to pare? Yes. Ano to? Ano tong mga to? This is pugot. Pugot? Yes. Okay. Pugot. Pugot? Yes. Pasensya do the honor, na kayo, pare. Viewer, sa kamay ko ah. Do the honor, pare. Yun. See? Wow! Makarni pala siya. Okay. Kaya, unang kita. Ay, thank you, Pop. Tapos, kuha rin ako sa akin. Cheers. Actually, masarap yung ano. May ano yan, liver. Pero pare, ang laman niya, ang very meaty, makapal, juicy nga, tama ka. Ang sarap. Malinam na ba siya? Gusto namin makuha yung liver. Which is, ah, ito. Yes, that one. The liver part. Oo, ito. Toto. Parang color brown, no? Yeah. Yan yung price. Parang uni. Yes, Miss exactly. Urchin. Wow, yes, sarap. Tastes like uni. Pare, medyo creamy. Salty, bitter ng konti. This is palit. Palit to siya. It's like, parang malaking danggit. Malaking danggit? Kakaiba ha? Yes. So, paano to? Kakamain yes lang din? You can eat the skin. Sige, ako dito banda. Oo, malaman. Parang tilapia nga rin, no? Yes. Ayan. Wow.
bagong gata. Bagong gata? Yes. Oo, kakaiba ha. Kukuha tayo ng konti. Okay. Ilagay natin sa rice. Get some meat sa fish. Okay. And then let's eat it. O sige, wait lang. Pakita ko. Wow! Malinam-nam, diba? Yung magoong, manamis-namis siya, no? Yes. Manamis-namis yung magoong. Oh, sarap ha. Perfect combination, pare. Pops King, masarap tong inihaw na isda sa inihaw ni tatay. Proceed tayo sa next food trip. Marami-rami pa to. Cheers! Cheers! After na masarap at tanghalian, eh masarap mag-dessert sa mainit na panahon. Kaya naman lumakbay kami ng grassland para matikman ang kakaibang dessert ng Zamboanga. Heto, ang Knickerbocker. Nanggaling ito sa Knickerbocker Glory na sikat sa Great Britain at Ireland. Pero sa Zamboanga at dito sa Knickerbocker ni Bay ay may sarili silang version nito. Heto, ang masangkap na Knickerbocker. Maglalagay sa baso ng gulaman, saging, pakwan, mangga, tapos lalagyan nila na tinatawag nilang secret milk. And for the final touch, lalagyan niya ng strawberry ice cream. Mukha nga talagang childhood favorite to, pare. Tikman na natin. Eh ako, Pops, gusto ko may mangga tsaka yung strawberry ice cream. So, bahala na ako. Parang yes. Ganun. Okay. Sige, ako naman, kukuha ako ng total watermelon dito. Okay. Ito ang ulo po. Cheers! Cheers, pare. Perfect bite. Very refreshing. Yes. I mean, I love the sweetness ng strawberry ice cream. Yung chunky sa iba't ibang prutas, yung watermelon. Yes. Natural sweetness niya. Yes. Kung bata ako na lumaki sa Zamboanga, pili ko talaga hanapin ko ito. Ikaw bilang batang yes. Pops, bilang bata na lumaki sa Zamboanga, masasabi mo childhood food talaga ito. Yes, actually. Kasi before, after talaga ng usually kakain tayo. Hanap tayo ng dessert. Eh yung problema yung parents natin, hindi tayo bibigyan ng tsokolate kasi maano daw yung ngipin natin. But nung nasubukan namin to, ito na yung alternative namin. So, rason para yes. Kumain ng matami. Pops, medyo natutunaw na gusto ko to kainin tuloy-tuloy, pero dessert pa lang to, para may pa tayong susunod na food trip. Ready ka na ba? Ready na, Pops. Para sa next food trip natin, ay minabalitaan akong kakaibang shawarma dito sa Zamboanga. At matatagpuan nito sa La Vivienda. Kakaiba daw ito dahil mix ito ng Arabic at Pinoy shawarma na talaga namang kikiliti sa kabataan. Overloaded daw ingredients ito, tulad ng kanilang bestseller na Newcastle. Ganito ang paggawa, magpapainit ang pita, lalagyan ng kamatis, pineapple, cheese, at ang kanilang special baked nuts. Lalagyan din ng handful of fries, beef, at scrambled egg. Para sa anong kakaiba sa shawarma nila? Yung twist ng shawarma kasi nila, kasi hindi naman lahat na-appreciate yung lasa ng typical shawarma from sa labas. Exactly. So, na-fusion na siya into chabacano taste. So, may fusion siya, hindi siya yung authentic na shawarma. But when you taste it, I'm sure 100% you will fell in love dito sa shawarma Pops, nila. Natatakam na ako sa mga sinasabi mo. So, ano simulan pa natin. Natin? Tara! Simulan natin. Bale, ito muna yung kase lata. Yes, to. Sige, tigisa tayo. So, buksan natin. So, makikita mo, may scrambled egg, may fries. Ano pa ba pare? Tomato. Tomatoes, onions. Oh, tapos yung mani. Yes. Bakit may mani yung shawarma mani dito, pare? Actually, to tell you honestly, kahit ako nung una, nagulat ako. Oh, may mani. Eh, para sa akin, yun yung kumbaga distinct flavor ng shawarma nila okay. Na roasted peanuts talaga. Ooh, so, okay. everything is homemade, ha? Ano, Pops? Kumusta? Nainlove ka ba? Sarap, pare. Alam mo nga, very Pinoy style. At sa same time, may konting hint pa rin ng Arabic shawarma. Yung karne niya, manamis-namis. Yes. Ground beef siya, no? Tapos,
parang siyang breakfast burrito kasi may scrambled egg. Yes. Masarap ha. Tapos yung fries nandun, tapos yung mani nga. Yes, nasubukan niyo yung may mani. Oo, nasubukan yung mani. Eh, ako, favorite ko to. Ito yung classic sweet mayo nila. Okay. But you can try sweet and spicy din. Sure. Ako, sige, sweet and spicy. Lagyan na rin natin. Uy, ano to? Kakaiba yun ha? Yes. So, ang ginagawa namin, minimix namin yung chili at saka garlic. Crunch. So, ilalagay namin to dito sa shawarma. Oh, garlic. Garlic sauce, parang ganun. This is just garlic sauce. Tapos ito chili na naman. Ito yung chili. Parang dami klaseng chili dito. Yes. Parang bakit ng chili na to sa isang lamesa. Kaya nga, Pops eh. Ooh. Okay, so, sige. Ako lalagyan. Lalagyan ko rin ng garlic sauce. Yung. Tapos konting chili ulit. So may tatlong chili na sa shawarma ko. Pops, good luck sa'yo. Good luck talaga, pare. Cheers! Pops, yun. Kung ano, Pops? Pare! Sama mo ako! I mean, wow. Ang daming flavors. As in, ang dami mo nandip mo na shawarma sa Manila, iba't ibang lugar. Pero it has a distinct flavor na sobrang sarap talaga. I mean, no kidding ha, wala nga nung echos. Ang daming flavors, may spiciness, sweet, salty, savory. Ah, yung fries din, ang sarap. May next food trip pa tayo, balita ako, di ba? Yes, meron. So, ready na ba ako? Ako ready. Ready ka na rin. Ay, binihintay natin. Tara! Mukhang nabitin kami ni Popsky sa merienda. Kaya naman, dinala niya ako sa tapat ng Western Mindanao State University kung saan may ihilera ng street food. Pero dito, titikman namin ang balut na may kakaibang sausawan. Ang stall ni MJ ang napili namin. Basically, balut lang siya, pero yung mga sauces niya, napaka-extreme. Like, for example, this one, Pops. Ano to? Goodbye, ex. Bitter ka ba sa ex mo? Goodbye? MJ, ito yung owner si MJ. Yes. MJ, kamusta? Bali, bakit ganito yung mga title ng ano nyo, ng sauce nyo? Anong pagkakaiba ng sauce nyo sa ibang sauce ng balot? Ano? Timpla siguro. Timpla? Ay, mas manghang ba yan? Ganyan? Yung Goodbye Ex yun yung pinakamang. Ooh. Ooh, long time na balot, pare. Ooh. Gusto mo lagyan ng asin? Okay na ako doon, pero ang sarap. Yes. Alam mo yun, yung raw, ano talaga eh, raw egg flavor eh. Yes. May alat, may asim ng konti. Goodbye X. By X dapat talaga nilalagay sa balot eh. Kung sinong man nakagawa niyan, wais ka. Anyways, yan tapos. Ilalagay ko ah. Ilalagay mo. Oh. Yun. Sige pa. Sigurado ka, Pops. Sige pa. Ayan, sige, okay. Pops. Good luck sa'yo, nga, ano sa'yo? Dito ako kasi napaka-sweet. Sweet and kasi. Spicy ka. O, sige. Cheers. Cheers. Kumusta, Pops? Ang hanga! Pero masarap! Suka! I mean, purong-purong suka. Yung siling, siling haba ba gamit dito? Labuyo? Labuyo? Siling haba? Ooh. MJ, maraming MJ, salamat. MJ, maraming salamat ha. Thank you so Pops, much. Tara? Tara na! Bago kami pumunta sa huling food trip ni Pops King, ay namasyal muna kami at pagkatapos ay nagtungo sa historical Fort Pilar to give thanks. Ah, ngayon, nandito tayo sa Fort Pilar. Okay. Oo. So, we offer our thanks to the Lord, no? Na binigyan tayo ng pagkakataon, the opportunity to live every day. So, we just light the candles. So, we give our thanks, no? We pray, we give our thanks. And then that's it. The Lord will do the rest for us. Ready na kami sa huling stop at magdi-dinner kami sa most famous Tats Barbecue. Ito ang barbecue karinderya na 25 years strong na at nakakabenta ng 2,000 barbecue sticks per day. Established ng mabuti at masipag na mag-asawa na si Miss Thelma at Sir Oliver. Ang tanging secret daw ng kanilang barbecue ay ang marination, kalinisan at ang kanilang special barbecue sauce. So nandito tayo ngayon sa Tats Barbecue. Mm. Famous sila sa Chabacano style na barbecue. Yun nga po, si ano ba yung Chabacano style barbecue? Ano ba yun? Well, basically, parang barbecue lang siya. Okay. With a twist. Dahil? Dahil sa marination and also sa sauce.
Sauce. Ah, it has its own style. Yes. Kita mo nga dito, Pops. Grabe. Sobrang jam-pack yung tao ngayon. Pare, naka-order na ba tayo? Order na tayo. Order na tayo. Oh, huwag na tayo, tayo maghintay, no? Gutom na rin ako. Gutom na rin ako. Gutom na rin ako. Buong araw tayo kumakain, gutom ka pa. Well, order na tayo, pare. Tara. So, sabi mo nga kanina dahil sa sauce, no? Yes, then dahil okay. Sa sauce. Sige, kuha tayo, tig isa. So, tinikpan na ba ito? Tinikpan muna natin na... Walang... Wala mo ng sauce, yes, ulit. Sauce, sige, yeah. Cheers. Cheers. Mmm! I mean... Tastes like traditional... sweet style barbecue. Yeah. Pero pansin ko lang dito, mas malinamnam, mas matamis ng konti. Yes. Mas malambot. Yes. Before, wala pang Jollibee, walang fast food dito sa amin. Oo. Like what I said, sila yung mga OG nung bata. OG kainan talaga, yes, na parang OG kainan. Yung dinadala ng nanay mo. Yes. Pang ulam nyo, gano'n. Yes. Ito yung sauce, yung magical sauce nila. Teka lang, wala na akong maano. Yan. Yun. Ayan. Mmm! Parang spice na, hindi ko alam kung may ginger ba yun or hindi ko alam kung may paprika or what, pero mas spicy nga siya. Pero pare ha, maninamnam nga. What? Maraming salamat. It's been a long day. Ang daming pagkain natin nakain dito sa Zamboanga. Gagawin natin lahat yan dito sa tapat ng Western Mindanao State University or WIMSU. Pagpatak ng alas 4, nagsisilabasan ng iba't ibang street food carts dito. May mga bangketa at lamesa na bibigyan ka ng Malaysian street food vibes. Madaming estudyante at magkakaibigan ang napapansin kong kumakain dito. Kaya naman, huwag na tayo magpahuli at kumain na tayo ng unang food trip dito kay Kuya na nagtitinda ng kakaibang kwek-kwek. First stop pare, meron tayo dito ang tinatawag nilang kwek-kwek. Pero Paps, hindi ito yung normal na kwek-kwek kasi ang kwek-kwek nila dito is chicken proven. Pops, kakaiba. Look at that. So, one dip lang, no? One dip lang, syempre. So, lagay natin. Wow, mukhang manghang to. Oh. Kwek-kwek talaga tawag nyo dito. Bakit? Ba't kwek-kwek, kuya? Wala lang nakasanayan na kwek-kwek. Hindi, actually, kasi dati, yung kwek-kwek, akala namin yung yan. Ah, akala? Akala. Sa kasanayan? Oo. Pero yung kwek-kwek sa ibang lugar, yung egg. Egg, oh, ngayong orange. Kaya, kwek-kwek. Okay, cheers. Mmm! Oh, ang hang! Ito, sarap! Ano tong... ang batter niya di makapal. Parang popcorn, super crunchy. Mmm! Gusto ko ang tikman. Tikman siya na walang sauce. Ah! Ang sarap! Simple. Walang kaarte-arte. Tapos, ang probin natin, may chewy na siya ng konti. Pero sarap ng paglutong. Ang sarap ng butter niya. Hanap tayo next food trip. Pare, next food trip. May nakita tayo dito. Alam mo, sa Manila, para itong beef mami. Pero dito, tawag nila mi soup. Basically, parang mi goreng pero may sabaw. Ay, tsura niya. Regular na mami. Eh, lagyan daw natin ng kalamansi. Tapos sa konting paminta. Init. Oh, nice. Nasaan na parang beef broth niya. Same time, medyo salty siya ng konti. Peppery. Tapos maganda doon, not too oily yung sabaw natin. Bigyan natin konting suka. Ayan. Tapos... okay ah, labot yung noodles natin. Alam mo yung, ito yung matatawag mong a good 40 peso fine. Alam mo yun, yung parang, yung mga kalain na sa 40 pesos mo, aabot sa ganitong klaseng sabaw. Pops, pangalawa pa lang ito, mahaba-haba pa ang kali dito sa WIMSU at sobrang daming tao. Hanap tayo ng next food trip. Ulog. Habang naglalakad, ay nakita ko itong Burps Chicken Sisig na mukhang masarap. Simple lang pagluto nito. Nagisa ng sibuyas, nilagyan ng manok, toyo with spices, at maglalagay din ng fresh labuyo.
At sa huli ay lalagyan ng itlog. Pops, next stop, meron tayo ditong Burps Chicken Sisig. So, bihira ka talaga makita ng pork dito. Pare, kanina, kita mo, sizzling hot, piping hot. Tapos, yung chili, tumatambay na sa ilong mo, kaya medyo nakaka-atching. Pero eto na yun, ito yung ating chicken sisig. Ayan, punong-puno ng sibuyas, sili, at mainit-init. Kuha tayo, konti. Ayan, lagyan natin ng kanin. Wait lang, wala akong makuha. Ayan. Cheers. Oh, ha. Manamis-namis ng konti. Pero, yun, yung soy sauce nila, parang may halong bawang na din. Tapos, masibuyas din siya. Peppery din siya. The same time yung chili. Hindi naman manghang. Actually, hindi siya manghang. Saktong-sakto lang din. Para sa huling food trip natin, ay may napansin ako kakaibang noodle dish na sikat dito sa Buanga. Ito, ang mee goreng. Dahil hindi kalayuan ng Malaysia dito, ay may malaking influence sa kanilang mga pagkain sa Zamboanga. Dito sa aming mee goreng, ay laging paubos sa tinda nila. Nakaka-amaze dahil itong van na to ay ang kitchen at restaurant nila. Pansin ko, di ba ang daming nagbebenta ng mee goreng dito eh? Pero isa kayo sa pinakasikat. Sa tingin mo, anong pagkakaiba nyo sa iba nagbebenta ng mee goreng dito? Depende sa sauce ko, sir. Ah, nasa sauce. So masasabi mo na yung sauce nyo, yun yung kakaiba. Naamoy ko na yung sarap ng sauce ng mee goreng natin. Ilang minuto na lang yan, maluluto na yan, Pops. Let's wait for it. Tara! Ganito ang paggawa ng kanilang mee goreng. Sisimula sa pag-isa ng bawang, chili sauce or sambal, pepper, toyo, at lalagyan ng tubig. Kapag mainit na, ay lalagyan ng instant noodles na galing sa Malaysia. Hahalo-haluin hanggang lumambot ang noodles. Pops, last stop. Kasama ko si Franz ng Sabroso Vlog. Hi. Makakasama rin natin siya sa susunod na episode. Pero nandito gusto ko nakasama dahil masarap itong pagkain natin. Franz, ano ba itong pagkain natin dito? Basically, this is mee goreng, okay. Egg, and junay. Junay? Ano itong junay? It's like a rice. Oh, kulay green. Spicy. Spicy to? Oh my God. Sige, tikman na. They said na this combination is the best. Itong dalawa. Yes. Sige. Ang unahin muna natin ay itong mee goreng. Alam mo, Franz, nung nakita ko to, akala ko, ano lang siya, yung kumbaga, yung instant na mee goreng, tapos, yeah. Ano lang, bulk order, yung bulk luto. Yung pala, may sariling timpla rin talaga sila. Yes. Tsaka yung sauce. The sauce differs also. Ah, totoo? Yes. Cheers, Franz. Cheers. Sabroso. Sabroso. Mainit! Muy bien! Oh, masarap! It has so many dimensions na parang salty, sweet, savory na parang yung sauce niya medyo sticky gravy-like. Yeah. Tapos yung anghang. Anghang siya. Nandun din eh, no? If you want spicier, try the junay. Ay, junay, oh. Junay. So, kukuha tayo ng junay. Ito yun. Junay muna, i-try nyo. Ang junay lang. Oh, sige, sige. Tingnan natin. Okay, gets ko na. Suman siya. Lasang suman. Yung banana leaves natin, parang kumapit na yung lasa niya, yung amoy niya, dun sa kanin natin. Pero lasang suman din, na may konting ahang nga. Spicy sauce. Gusto mo ba, Franz? Hindi ka lang. Ako na lang. Lalagyan natin. Kontian lang natin. Eh. Konti lang yun. Konti lang. Tapos, try ko with egg. Kasi yun yung partner eh. Ikaw rin, try natin with egg. Sure. Pero yung sa akin ngayon, may sauce na to. Ito pala, Franz, yung itong mee goreng. Usually, tuwing kailan yung kinakain to, yung ganito? It's like comfort food, so whenever you're craving for one, you buy one. Ah, totoo. Yeah. Kumbaga, it's like for students, yeah. Like that. Oh, okay. For anyone. Okay, cheers. Cheers. Game changer. Really? Hindi siya sobrang ahang. I mean, masarap na suka niya kasi parang may luya siya, may bawang. Na-enhance niya yung pinaka-flavor ng mee goreng natin. Alam mo, friends, actually, kanina pa kami nag-ikot-ikot,
gusto lang sabihin, ang enjoy nung vibes dito. Yeah. Puro sudyante. Usually ba sino mga kumakain dito? All walks of life. Ah, totoo. Yes. Pansin ko nga may mga nagmomotor pa para lang mag-take out or delivery, ganun. Ang galing. So tuwing kailan to bukas? Every day from 5 onwards. Ah, totoo. Yes. So parang nightlife, street food siya, ganun. Oh, nice. Anyways, huling kagat pare. Ang saya. Ang dami pang pwede kainan pero nabubusog na ako. Sana nag-enjoy kayo dyan, Franz. Maraming salamat sa pagsama. Huling kagat tayo. For today's episode, we will dig deeper sa Malaysian influence dito sa Zamboanga City. Mula sa pagbisita sa sikat ng Malaysian market, mga barter goods from Malaysia, at pagtikim ng iba't ibang Malaysian food sa isang sikat na kainan dito. Oh, this looks deadly, pare. At sisimula naman ni Pops King na Sabroso Vlog dito sa Canelar Barter Trade. Dahil karagatan lang ang pagitan ng Zamboanga sa Malaysia, ay madali ang pag-ship ng mga produkto nila sa Zamboanga. Dito sa barter na tinatawag nila, ay makakita ng iba't ibang Malaysian at Indonesian goodies mula sa kape, noodles, chocolate, batik, iba't ibang kagamitan at daan-daang produkto. Andito tayo ngayon sa Canelar Barter. Ooh, okay. Nasaan ang ganap dito? Maraming mga barter goods from Malaysia. Yun nga eh, doon ako curious. I mean, kanina pa ako nag-iikot-ikot, nakita ko ng iba't ibang Malaysian products. May nakita ko mie goreng, sedap, tapos iba't ibang Malaysian goodies. Bali, Pops, dito, usually sino mga bumibili? Usually mga turista talaga. Ah, turista rin talaga. From different places, pupunta sila dito. Never miss talaga yung barter. Bali dito, ma'am, sa stall nyo, ano mga binibenta? Batik, pagkain na. So, paano po yan, ma'am? Paano yung proseso niya? I mean, meron bang kayong exporter? Meron kami sa pagkain, siya, meron kami stakeholder talaga na saan kumukuha. Magkakaalam ko, Papsoy, is may barter association kasi dito. So, doon dinadaan lahat. Tapos, si Madam, doon nila kinukuha. Ito bata pa ako sa grade 4. Magkano lang to? 35 peso. Ngayon, 120 na. Oh. Yan sa ano? Childhood. Ah, childhood food din to? Yes. Kayo mga taga sa Bangka? Yes. Kasi nung bata kami, yan yung binibigay sa amin as merienda eh. Oh. So basic, wafer siya. Sige pare, yes, digis tayo. Cheers. Cheers. Ano siya no? Basically, wafer nga. Alam yung parang may coffee flavor siya ng coffee. Parang hindi matabi. Sarap ah. Inaano namin yan sa Milo. Ah, sausaw. Yes, sinasausaw namin sa Milo. Ayun pare, balita ako. Eh, merong isang restaurant dito sa Zamboanga na nag-serve naman authentic Malaysian food. Yes, Pop. Doon mo dadalhin ngayon. Shall we? Huwag tayo paligoy-ligoy pa. Tara! Next up, gutom na kami ni King. At dinala niya ako sa isang sikat na Malaysian resto dito sa Zamboanga. Ang pangalan ay Ole Ole. Almost 8 years na sila nagsaserve ng iba't ibang Malaysian food. Makakasama natin si Pops Jack Salim, ang co-owner ng Ole Ole. Bakit Ole Ole? Ano sabihin? Ano po, parang regalo po. Isa to sa pinakasikat na Malaysian restaurant dito sa Zamboanga. Paano nyo na-cope up yung Malaysian food? Bakit Malaysian food? Bali po, yung kapatid ko po. Bali, 10 years na sila doon sa Malaysia na trabaho. Okay. Tapos ako, nakasunod din ako doon, pero dali lang, mga 1 year lang ata ako doon. Okay. Nung una po, nag-gluto siya side-side lang. Tapos parang patok siya. Mura lang naman yung dati. Actually, Pop, to tell you honestly, Sudyante pa ako nung time na yon. Okay. Sa likod ng school namin, doon yung nila, stall. Ah, stall lang siya? Yes. Hindi pa siya restaurant? Considered siya secret shop. Ah, okay. Hole in the wall, ganun? Yes. Sa tingin mo, bakit kayo binabalik-balikan ng mga Zamboangan nyo? Sa quality po ng pagkain, saka malinis po siya. Oo. Oh, para sa akin po, huwag isipin yung malaking tubo. Kahit maliit po siya, ang importante, binabalik-balikan ng tao. Kahit maliit, dumarami yun pag naihipon. Pero pag isipin mo agad yung tubo, isang beses lang sila pupunta pero hindi na babalik. Importante doon, masarap siya. Kahit konti lang yung tubo mo, basta babalik-balikan siya. Galing, pare. Ang dami ko natutunan doon sa small sentence na yon. Pops, dami ko natutunan. Pero mas marami tayong kailangan kainin na iba't ibang Malaysian food. Pops Jack, maraming salamat. Thank you. Thank you. Maraming salamat. Kaya ano pa bang hinihintay natin? Tara! Ano ba sa Malaysia yung tara? Hindi ako marunong nakalimutan. Huwag na lang. Google ko na. Pumunta na tayo sa kusina at tignan kung paano lutuin ang ilan sa mga sikat na putahe nila. Simulan natin sa Mihon Goreng.
Magigisa ng bawang, sibuyas, manok at pusit. Maglalagay ng tubig, tapos ketchup. Lalagyan din ng special toyo. Maglalagay ng carrots, chilies at ang ating bihon. Hahalu-haluin at ilalagay ang gulay. At ang pampatapos ay lalagay ng itlog. Ganito naman lutuin ang nasi goreng pataya. Magbibit ng egg at lulutuin na naka-flat. Pagkaluto ay ilalagay na ang already made fried rice at ibabalot ito na parang kumot. Umorder din kami ng nasi kampong at tom yum. Tara paps, kumain na tayo! Paring King, nandito na yung ating iba't ibang Malaysian food dito sa Ole. 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 Ito, meron tayo dito nasi. Ano ba ito, paps? Pataya. Anong meron dito? Basically, fried rice ha, na egg wrap. Ayun, nandun yung fried rice natin, yung pinaka-nasi. Ayan, so may nakita kong chunks of beef at ato, chicken. May nakita kong chunks of chicken, carrots, onion. Tapos onions din meron. Tapos di ko alam kung gamit ba nila is soy sauce or oyster sauce, kaya siya naging brown. Tapos may sambal sa gilid. Gawin natin pare, tikim tayo. Sa pagkakaalam ko, Paps, yung soy sauce nila is from Malaysia, yung sweet na totoo, galing Malaysia pa talaga. So ikuha tayo pare. First bite. Pop. Medyo salty siya ng konti. Tapos alam mo yung sambal niya, it has a fermented-like flavor na parang papuntang magong, pero may asin, may anghang, may alat. Masarap. Ang salty siya. Yun. Yung dili, so tama. Yes. Next natin, meron tayo itong nasi kampong. So medyo iba to yung fried rice nito. Tapos nakita mo, may bits siya ng dilis talaga. Ayan, Pop, to tell you honestly, this is my first time. Ah, first time ito. Nice. Masag yun ang gusto ko. Para medyo saucy at creamy. And then, lalagay ko sa kanin natin. Yun, no? Cheers! Wow! 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 Mainit! Wow, yung lasa. Ang init. Pero masarap. Masarap. Hindi siya spicy. Hindi, medyo spicy siya. Akin, ha? Mas spicier siya kaysa dun sa kanina, para sa akin na, sorry ha. Spicier siya, tapos siya. Ay, bilis natin. Tama, na ano na lang. Ayan na, oh, na, medyo late lang sa dumating. Mahina yung signal, pero mas mangkang siya. Pero yan, nandun yung bilis natin. Yung creaminess, tsaka yung egg, no, bagay dun sa kanina natin. Very umami. Parang ganun. Medyo garlicky rin siya ng konti. Absoy, ano yung drinks mo? Ako dito, tinatawag nilang coffee ice. Coffee ice. Sa kakatawa yung spelling ng ice sila, A-I-S. Ay, tama. So, pero ice talaga siya. So, iba, Paps, ano ba yun? Medyo kakaiba yan, ha? Sa akin is Milo ice. Oh, sikat bang Milo sa Malaysia talaga, madam? Ooh. Oh, parang national drink. A childhood food, ay childhood drink, parang gano'n. Okay, sige, tikman mo sa'yo. Actually, favorite namin itong mag-asawa, eh. Ah, ininom mo rin pa talaga ito yes, dito? Yes, kami. Usually, we order this with the pataya. Oh, with the pataya. Okay, yeah. Sige, tikman cheers natin. Refreshing. After all of the chili, the fermented taste ng nasi natin, masarap yung ganito. No, wash out yung... Ang lasa sa'yo? Milo. Milo na? Diba, alam naman lasang Ovaltine yan. Tama ka naman, Milo. Mi-bihon? Mi-hon goreng. Mi-hon. Basically, bihon siya, pero mi-goreng yung pagkaluto. So, may nakita chicken, sambal, may nakita oyster sauce din kanina nilagay dyan. Ayan, tapos itlog din. Yeah. Wow, parang basically, parang palabok na. Palabok, no? Parang Malaysian palabok. Very flavorful. Parang bombas mambo. Oh, yung mga pagkain nila dito, parang kapag sinabi mo, ano, lasa. Lasa talaga. Lasa. Malasa. Mangkang din. Mangkang din siya. Yung soy, ayun yung oyster sauce na lasahan ko, may tamis siya ng konti. Yung sili nandun, sambal nandun din. Next natin, last dish natin, meron tayong tom yum. Actually, Thai dish eh. Pero meron din daw sa Malaysian version, which is ito. So, may nakikita akong hipon. Ooh. What the? Asim! Parang sinigang. Parang sinigang nga. Pero mas herbal flavor na, mas fragrant yung, di ba? Yung lemongrass. Yun, exactly, the lemongrass. Parang na-soak up niya na yung buong flavor dun sa
Ano parang nababad na yung lemongrass doon. Wow. Actually, ito, may chicken na. Kuha ng konting chicken. May chicken pa ba? Ayun, may chicken. May ano din pala siya. May... Oh, may... Oo, ito pala. Yun. Nagmukha siyang ano na yung sotang honing. Yes. Hulu ko that. Oh, this looks deadly, pare. Nakikita ko yung sili, pare. Wow, naki... Alam mo, dahil mahal na mahal kita, pare, sa'yo to. Ay, wow! Thank you. Diba? Napaka... Oo, siyempre. Ikaw ka. Lagyan din konting sabaw. Mmm. Pare, yung lasa ng sabaw pumasok sa chicken mo. Really nice. I mean, yung ole-ole. Parang pansin ko. Ano yung understatement nung flavorful eh. Kasi grabe sa flavors talaga. Hindi ko yung na-expect na, alam mo yun, Filipino style, Malaysian style na parang, di ba, hole-in-the-wall restaurant. Pero grabe talaga yung flavors. I mean, parang ka talagang nililipad sa Malaysia. Agree ako dyan, pre. Para sa akin, no, growing up, kumbaga naging culture na namin dito eh. Oh. Kasi it is all given sa amin. So kahit saan kami pupunta, may influence talaga from Malaysia, from Indonesia. Grabe talaga. Ibang klaseng lasa. Ang pinaka-famous food nila is yung curry na pagi. Pagi is stingray. Stingray. Ooh, yes. Sa video na to, bibisitahin natin ang blockbuster halal seafood karinderya dito sa Buanga City. Tinarayo, pinagkakaguluhan. At masarap ang kanilang mga putahe, lalo ng bestseller nila na pagi or stingray. Pero bago ang lahat, dinala muna ako ni King sa bahay pastil para magalmusal. Ang pastil ay mahalin tulad sa empanada, pero ang feeling ito ay bihon. Pops! Pops Joy, nasaan tayo ngayon? Nandito tayo ngayon sa Bahay Pastil. Basically, yung pastil dito sa amin sa Sabuanga is far different from Maguindanao. Oo. Kasi yung pastil dito, yung parang snacks na consist of bihon and vinegar. At dito sa roadside stall na ito, ay very unique ang kanilang pastil dahil marami kang toppings sa pwedeng ilagay. Sobrang mura na it starts from 5 pesos. Parang pansin ko, parang siyang pungko-pungko. Yes. Yung puro fried food ready to eat. Mostly kinakain to pag snacks. Snacks siya. Usually, sa mga bata talaga eh. Ang pinaka-base ay ang bihon-bihon. Tapos, ang tinapings namin ay ang isaw, veggie pastil, pastil bihon, at kwek-kwek. Panit vinegar, no? Okay. So, bumuhos lang natin yung vinegar dito. Ito ang pinakasabaw natin, yeah. Pare. Saka bihon muna. Yung pinaka-bihon. Okay. Okay, let's do it. Very simple. Suka, medyo ma-pepper siya. Sweet side? Oo, oh, sweet. Diba medyo, oh, may sweetness ng konti. Yes. Ito yung pastil din. Pastil din siya. Pero fried naman siya. Yes. Every sambogin yung must have sauce. Ano yan? Sweet sauce pa siya? Parang sweet. Oo, okay, sige. Paano ba? So, ang ginagawa namin, we just dip everything. Lagyan lang namin ng ganyan. So, mmm. Sige, parang empanada ko. It's yung bihon sa loob lang. Yung sauce nga natin, no? Matamis, pero not overly sweet. Ito, Pop. Fusion na to sa lahat ng culture ng Sambuanga. Okay. Gawin ko, kwek-kwek. Tapos bihon. Lagyan ko ng konti. Extra sauce. Oo nga, solid. Tapos kakagat ako ng isaw. Kulang sa combination, pero bagay sila lahat, ha? Tapos perfect partner niyan. It is royal. Ito sponsor. Ito sponsor. Bakit sponsor? Baka naman. Pagkatapos ng masarap na almusal, ay game na kami mananghalian. Dito sa Hamja, since 1980s pa sila nagsiserve ng iba't ibang halal na ulam. This is one of the most authentic tausog food dito sa Sambuanga. Usually, King, anong mga sinaserve dito? Ang pinaka-famous food nila is yung curry na pagi. Pagi is stingray. Stingray. Yes. Pero ang naiintriga talaga o tikman dito ay yung kanilang stingray curry or pagi. Plato halal. Yes, halal. Okay, Pops King. 100%. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Natatakam na ako, Pops. Kain na tayo. Tara! Tara. Tanghalian at madami ng tao. Kaya umorder na kami ni King ng stingray curry, tuna shagul, fried pusit, adobong tuna, at chula itom. Stingray muna. Yes. Okay. Itong stingray, saan ang huli? May idea ka ba? Sa malamang, sa dagat. Pero ang luto nito, curry. Yes. Okay, sige.
back. Wow! Literal, it melts in your mouth. Ang bouncy niya. Yeah. Soft bouncy na. Parang texture niya taba eh, no? Ang kapal ng karne. Ang sarap, ang sarap. Yung pinakasos natin, basically turmeric, ginger, yes, na very curry flavor na manghang. Tap, sunod natin yung shagol. Shagol, ano to? Tuna na giniling. Okay, with sige. Turmeric. Ito, pansin ko medyo dry siya, no? Yes. Mmm. Ang flavorful niya. Hindi ko alam kung bukod sa luya at turmeric, kung may iba pang spices doon, pero yan, yeah, sili, manghang. Pero ako para sa akin, sakto lang. Sa'yo yes ba? Eh, para sa akin, bat, manghang ito. Fried squid lang siya na may breading. Yeah. Pero sabi mo, pagkakaiba, sinasaw-saw siya sa yung ano nila, bagoong. Wow! Panibagong flavor yun, ha? Masarap. Ang alat niya, no? Pero maalat in a good way. Buro na binagoong, parang ganun. Pero sabi ko natin, chewy. May konting crispy crust na sa labas. Ito, curious lang din ako dito. Adobong tuna naman. Yes. O sige, kuha tayo. Mm. First time ko kumain ng adobong tuna. Bagay pala. Yes. Sarap ha? Medyo maalat-alat lang konti. Ano konti? Alam mo, nagigits ko na pat kumakain yung mga tao dito eh. Yung parang very comforting na yes soul, food for the soul. Yes. Parang ganun. Wow. Medyo, like, parang kumakain ka lang sa bahay. Paps, ito huli. Tula ito. Our yes favorite. Cheers. Mmm. Ibang approach ha. Ito meron. Ito more on na sang nilaga yung lasa niya. Mga kumakain dito, Pap, is oh usually mga politician. Hindi nga. Yes, dito? Mga, let's say, mga matataas. May, so, kahit sabihin mo parang karinder yan sa sulob ng palengke, pero yung mga kumakain dito, yes, bigatin. Yeah. Alam mo? It's a must try. Kung dati ka sa Buanga, kumain ka dito. Sa Hamja. Sa Hamja. Hira ka makita ng halal ramen shop dito sa Zamboanga. Kaya nung nabalitaan ko na nagsaserve ang Lala Noodle Shop nito, ay di na ako nagdalawang isip. Wow. Parang nag-i-insenso. Si Al Amin Paraji, or Al, ang utak sa likod nito. Siya ang aking co-host sa unang episode natin. At naisip niyang magtayo ng modern noodle shop para din matikman ng ating mga kapatid na Muslim ang ramen. Lala Noodle Shop is halal. Di tayo nagsaserve ng pork. Gumawa tayo ng sarili nating version. Umorder ako ng kanilang signature fried rice at ganito ang pagluto. Magsisimula sa pagprito ng itlog. Ilalagay ng hipon, kanin, corn and peas, oyster sauce, Thai soy sauce, at maglalagay din niya ng asin. So, thick yung noodles natin. Thick broth tayo. Nakaka-80 to 120 bowls tayo ng ramen per day. Sarah! Next, ang seafood ramen naman. Una, magigisa muna ng bawang at ilalagay ang hipon, tapos lalagyan ng seafood broth. Then, ihahango ang noodles nila na sila din mismo ang nagawa. Maglalagay ng seafood broth sa noodles. Onion leeks at ang hipon. Tapos lalagyan din niya ng clams at pusit. Pops! Pops, nandito na ang ating iba't ibang halal noodles or halal ramen dito sa Lala Noodle Shop dito sa Zamboanga City, pare. Tikman muna natin yung ating fried rice, shrimp fried rice. Look at that. So, gagawin ko siguro, eh, tikman muna natin yung kanin. Mmm, ayun na nasa ako. Hindi ng oyster sauce. Pepper nandun. Ito yung masasabi ko nga, umami flavor fried rice, pare. Gusto ko may hipon. Try natin. With the shrimp. Mmm. Pare, nag-on na ng ulam. Panalo yung fried rice nila. Beef ramen, pare. Ooh, may chili. Ito parang garlic oil ata ito. Tingnan mo na yung, tipan mo natin yung broth. Ooh, makapal-kapal ah. Ooh, very, very creamy. Nilapot siya ng konti. Hindi ko alam kung deep broth ba yung lalasahan or seafood broth, pero malasa siya. Alam mo yung
nasa salty side siya ng konti, pero in a good way. Ooh, ito yung pinagmamalaki nilang noodles. Super sticky, look at that. Wow. Parang nag-i-insenso. Yun siguro yung pagkakaiba nga niya. I mean, it's ramen pero it has a distinct flavor. Parang first time kumalasahan yung ramen na ganito yung atake. Yung noodles natin, chewy, soft, hindi gano makapal, hindi gano manipis. Isa bang gusto ko, parang na-nourish na yung pinakasabaw natin or broth dun sa pinaka-noodles natin. So medyo naging creamy at sticky na rin yung pinaka-noodles natin. Look at that. Sa ating main event, ito yung pinagmamalaki ng seafood. Ramen naman. May clams, may hipon, may puset, may itlog. Tikman natin yung broth natin ulit. So maganda yung dagdag ng pinaka onion leeks natin. Madugong chili, pare. Kulo ka na. Oh, yes. Oh. Buenas noches mga paps, andito tayo yun sa Zamboanga City. Gagawin natin 1,000 peso food challenge. Maghahanap tayo ng iba't ibang street food dito sa Zamboanga City. At titignan natin kung saan naabot ang 1,000 pesos natin. Kabilintay natin! Tura! Luto na. Bilis pare ah. Parang kumindat lang ako. Luto na agad ah. High pressure kasi yung gamit natin pare. Ah, high pressure. Paps, unang pagkain natin dito sa Paso Nangka, Food Park Pad Thai pare. 75 pesos. Murang-mura dito sa Zamboanga. Oh, mainit-init pa. Wow. Hindi lasang 75 pesos, pare. Ang sarap, ha? Yung tamarind sauce na lasahan ko. So, slimy noodles, yung garlic nandun. Yung peanuts na lasahan ko rin. Meron pa rin action dito. Di pa pala tapos. Meron naman tayo ditong shawarma rice. So, magkano to, di ko alam. Pero, masarap. May, ano yung... Pare, ano sauce tawag dito? Raita. Raita sauce, paps. Natutunan niya sa isang Indian. Ayan, so yung fried rice natin. Look at that. Wow, sarap. Yung raita sauce. Manamis na miss na. Ano yung parang sour cream na hindi ko maintindihan. Yung fried rice natin, masarap din. Maghahanap tayo ng next food trip dito sa isang food park sa Zamboanga. Paps, meron tayo ditong camarones. Makikita mo, two beautiful tacos. Medyo hard, crispy taco shell siya. And then, nandun yung ating... Ito na yung ating... Yaw nang sinasabi ko. In fairness, ha? It's a heavy-duty taco. May nakita kong cheese. Meron akong nakita ng chilies. Onions meron din. Tapos, ito yung pinaka-camarones natin or yung marinated na shrimp. This will be a messy taco bite. Cheers! Yung dumadapo yung Mexican spice sa dila mo na parang nagsasabog ka, nagpipesta, nagsasayawan sila sa dila mo. Pero maganda nun, malamot yung shrimp, very juicy. At sa same time, yung taco shell natin, parang siya na crispy fried na. Alam mo yun, yung spices, yung sauces, ay nahulog na. Grabe pare. What a messy taco, pero ibang klaseng flavors. Ang sarap nun, ang laki. Parang jumbo taco pare, kaya mo ba to? Ganong level siya. Pops,
Pops, dito naman tayo magde-dessert. Tayo kasama si Pops JB, pare. Hey, good evening. Anong meron tayo dito sa stall niyo? Yes, meron tayo available sa stall namin, scramble street food style, Manila style street food. Oh. Pero, may powdered milk. Basically, like a typical scramble. Pero, feel ko, kaya violet yan dahil ube. Ube ba? Yes. Ube to? Ube yung ating. Ayan, tikman natin. Oh, nice. Cheers. Ube-ube. I mean, very milky. Yung ube flavor nandun. Malamig. Kasi alam mo yung gusto mo sa scramble, yung parang may crunchy element pa siya. Lalo sa pinaka-yelo natin. Ooh, look at that. Ayan, so sabi ni Pops King, may mik-mik din daw pala yun. Kaya pala yung pinaka-gatas na lalasahan ko. Pops, kanina nag-Mexican taco tayo dito. Meron may taco na naman, pero kakaiba naman to dahil rolled tacos. Kasama natin si Sir Russell. Sir Russell. Ayan na, Sir, paluto na. Itsura niya para siyang ano, no? Basically, para siyang rolled empanada or parang burrito. Yes po. Parang ganun. So ito anong flavor yan? Ito beef po, sir. Beef, okay, okay. Tapos lahat ito halal, no? Yes po. Oh, nice. Okay, Pops, ito na yung ating rolled taco. Beef, malamig. Malamig sa kamay. Wow. Oh, that's nice. Piping hot, smoking hot. Cheese. Yung ground beef natin. Kulay. Wow, that's nice, pare, ha? Habang malamig-lamig pa. Kahit alam kong mapapaso yung dila ko, eh, gagawin pa rin natin. Dahil, syempre, kailangan natin ipakita sa video. Cheers! Isang taco, sap! I mean, the only difference is makapal-kapal yung pinaka-wrapper niya. May chewiness siya ng konti. Pero basically, yung tacos natin nandun, medyo peppery, yung spices nandun. Masarap yung ground beef natin, cheesy din siya. Ooh, look at that. Pops, meron tayo dito sa American Ribs and Wings. Uy, sir, diyan ka na rin. Ano meron tayo dito? Karagi ito in-order ko. Tsaka kebab. Kebab. Medyo kakaiba yung kebab niyo, ha? Beef kebab. Ah, mainit-init pa siya. Wow. Nalasahan ko agad una yung bawang natin. Really nice. Medyo sweet garlicky. Medyo sticky ng konti yung sauce. Tapos alam mo nga, mapapakanin ka nga dito. Kebab. Medyo actually, very unique, ha? Hindi ito yung kebab na inaasahan ko pa itsura. Ang dating niya, medyo parang siyang barbecue style. Kakaiba nga. Medyo, yun parang jerky-like flavor siya. Manamis-namis. Yung chili, ko lang mga chili powder ba yun? Pero yan, malinamnam hanggang doon sa loob. Parang siyang tenderized beef tapa. Pops, next natin, takoyaki. Medyo kakaiba lang dito, pansin ko. May garlic sauce eh. Garlic sauce, tapos para silang may black sauce din kanina. Ay, red sauce pala yun. 25 pesos. Ito yung Pinoy style takoyaki. Medyo crunchy sa labas. Moist, tsaka medyo masi sa loob. Pero yung nagpapalasa lang talaga, yung sauce niya. Yung red sauce niya, maasim, matamis, parang sweet and spicy. Tapos may nalalasan niya akong siguro nga yung garlic sauce nga yun. Pops, next stop, meron tayong na namang Knickerbocker. The best dessert dito sa Zamboanga. So, may strawberry ice cream yan, may gulaman, may iba't ibang prutas, at medyo, ayun, may gatas din to. Kuha tayo. Ayan na, umaapaw na siya. Wow! Wow! Ang lalaki ng chunks ng prutas. I mean, nalasahan ko dun yung gulaman. Hindi ko lang, saging yan, may saging siya.
Parang may, di ko alam kung mangga ba yun or what. Pero Paps, di ka pwede magkamali sa Knickerbocker. Strawberry ice cream din, sobrang milky niya, at tumutulo siya sa lamesa, pasensya na. Cheers! Pare, last food trip natin para sa 1,000 peso food challenge. Hindi ko na alam kung magkano. Mamaya, i-calculate natin kung umabot mo 1,000 pesos. Pero ang daldal ko, meron tayo ditong egg drop sandwich dito sa pangalan to, Yarn Corner. Tapos umorder din ako ng parang ice choco blend na dito sa Hay Latte. Tikman muna natin tong egg drop natin, pare. Medyo malaki. Akalain mo, no? Iba na talaga yung Korean egg drop. Umaabot na siya ng Zamboanga. Iba talaga ang Korean culture. As you can see, that bread, that like mayo. Pinakita rin ako herbs. Tapos ham ata. Tapos may cheese tsaka bacon. Makalat yun. Sobrang kalat sa mukha. That's a heavy duty sandwich. Yung cheese, yung lettuce, yung ham. Tapos yung asim ng mayonnaise, magpapadagdag lasa din. Ganda lang din yung toasted bread natin, magpapadagdag crunchy element. Tapos, yung panalo talaga dun, is scrambled egg. Paps, huling higop. Tapos tignan natin kung aabot ba ng 1,000 pesos yung lahat ng kinain natin ngayong gabi dito sa Zamboanga. Cheers! For a better relationship in each and everything! Sa episode na to, makakasama natin ang most famous Spider-Man ng Zamboanga City na nagbebenta ng halal siopaw na kumikita ng 15,000 pesos per day. Kikilalanin natin siya. Malaki dapat kakatanggutan kasi dito si Spider-Man. Tama, Per! Titikman ang kanyang siopaw. Ooh, look at that! At sasamahan natin siya magtinda. Smile ng mga kids, ha? Priceless yun para sa akin. Pero bagong lahat, simulan natin kilalanin ang Peter Parker sa likod ni Spider-Pow. This is Al-Sayed Ledesma the Hum. Assalamu alaikum, pare. Wa alaikum. Pops, eto, nandito tayo sa humble kitchen mo. Yes po. Ilang taon ka na nagbibenta ng siopaw? More or less, nasa may 4 years na po tayo. Matagal na rin. Oh, bakit sa dinami-dami ng pagkain, bakit siopaw yung napili mo? Actually, Pops, nag-start po kami sa Metro Manila, sa may Maharlika Village. Ah, totoo ba? Opo. Sa Manila ka nagsimula? So, doon po yun, doon ako natuto. Doon ako natutong maghanap buhay, paano dumiskarte sa buhay-buhay. Okay. Kasi dapat pag nasa Metro Manila ka, dapat wala kang iniisip eh. Okay. Kasi walang pamilya-pamilya doon. So doon ako, nung nagkilala kami ni wife ko, may nakaturo sa amin. So, sa inspirasyon na binibigay sa akin ng Panginoon, as a Muslim, so naisip kong dalhin dito yung siopaw, which is halal yung sa akin. Halal yun yung pagkakaiba. Di pa ako spider nun. Nag-umpisa lang kami sa 40 pieces. 80, 120, 200, until nung naging spider na ako, Pops, lumatok sa 600 pieces. Doon nga ako nagtatake. Paano ka naging spider pa? Paano nagsimula yan? I mean, kinagat ka rin ba ng spider o kinagat ka ba ng siopaw? Paano ba? Talagang masiyahing tao lang ako. Tapos gustong-gusto kong makabigay ng happiness sa mga bata. Kasi nung hindi pa po ako spider pa, nung nakilala ng tao, half lang yung market ko dun eh. Unlike this spider pa, kumbaga nag-reach ako sa, hindi ko ulubos akalain na mag-reach ako sa almost 15,000 a day income sa siopaw lang. Oh my God! 500 to 600 siopaws per day na kumikita ng 15,000 yes, exactly, pesos per 15. Wow, galing! Ang huling tanong ko, Al, sino si Al sa likod ng maskara ni Spider-Man? So yun po, si Al-Sayed sa likod ng maskara ng pagiging Spider-Pow costume ay isang ama. May pamilyadong tao. So, yun po, isang Muslim na isang tausong na nangangarap na in a humble beginnings, naniniwala ko sa sarili ko na makakaya ng mga tulad naming small business vendor na umangat sa buhay. Titikman natin yung siopaw mo, tapos sasakay ako sa motor mo mamaya, tapos samangat na maglako. Okay lang ba? Okay, okay na po. Huwag na tayo paligoy-ligoy. Paano hinihintay natin? Sama! Allahumma salli. Sinisimulan ni Al sa pagmasa ng pinakadaw ng siopaw at dinadasalan niya ito as a form ng pasasalamat, salutation,
and to ask blessings sa ginagawa niya. Pagkatapos, ilalagyan niya na ito ng kanyang special chicken asado. Lalagyan din niya ito ng itlog, tapos bibilugin sa form ng siopaw. I-steam niya ng ilang minutes, tapos pwede na natin tikman. Pero bago natin tikman, may napansin akong kakaiba kay Al. Tila, nag-transform na siya. Bilang si Spider Pao. Nakakatindig balahibo. Nakakabilib. Dahil nandito na ang Spider Pao ng Zamboanga City. Ikaw ba si Al? Oh! Yes, I'm. This is your Spider Pao ni Zamboanga. Oh my God, nagbash kami. Oh, speaking ng yes, dollars. Because this is a genie. Oh my God. It's a magic. Oh, magic oh, inside. Oh. My English is up to 10 characters only. Is that yeah. okay? Oh, it's okay. It's okay. Oh, it's okay. Never mind my English, okay? Ha? Okay, so this is your famous Siopaw? Yes, this is the famous halal Siopaw. Okay. Spider Pao. It's hot, ha? Yeah. Very hot. Wow. Piping hot and super Siopaw. Look at that. Okay, so ang gawin natin, ooh, look at that. Asado chicken? Yes! Wow, and egg. Exactly. And this egg is the sauce. That is the sauce. Of how much is this per piece? For one, it is 30 pesos only. Mix, ha? Ayun, lagay natin. Tikman natin. Pinagmamalaking Spider Pao. Sabroso! I told you! I'm not telling a lie! Anong... Yes! Kakawib din ako ah! Yeah, because I made it with pure love! So basically, yeah, very meaty. Medyo sweet siya ng konti. Salty din ng konti. Ito yung typical na favorite asado sopong natin. Really like yung pinaka-dough natin. Super moist and ang lambot, Pops. Oh, look at that! Anyways, Pops, gawin natin ngayon. Okay. Sasamahan kita. Maglako tayo sa Whimsland Boulevard ng Pao ng Spider Pao. Spider Pao ng isang buong pare. Saan tayo papunta ngayon? Papunta tayo, Pab, sa Whimsu Road. Whimsu, doon ka madalas suruta mo. Opo, pagkatapos nun, pag nakabenta na ako ng sa 40 pieces, pupunta na naman ako ng Boulevard. So along Zamboanga City ka lang opo, din? Opo. Pag ganyan, Brad, usually sino mga customers mo? May mga sumisina po tayo, tapos mga students, and also yung mga taong may mga taong nag-aantay na kasi sa akin. Ah, totoo. Oh. Na-enjoy mo naman yung mga nagpapapicture oh, sa'yo. Enjoy ko dahil, di ba, yung smile ng mga kids, priceless yun para sa akin. Pero siya simula magluto? Nasa mga, around 6 a.m. I mean, nag-umpisa na kami. Ano, around? Around 6 a.m. For a better relationship, we need you know everything. Buy one, take one na lang to. 30 pesos only. Pag dalawa bilhin nyo, 60 pesos na lang. Smile, smile, smile. Like Spider-Man. Wow, good boy. Showboy, dyan, showboy. Just do what you love, love what you do, okay? Pero pag hindi na kayo mahal ng mahal nyo, mahalin na lang si mama nyo, ha? Vegan showboy dyan, okay? Nakakatuwa dahil parang hindi na si Al ang kasama ko ngayon. Mas naging energetic, masiyahin, at nag-i-English na siya. Napapansin ko rin sa kanya ang kakaibang marketing skills niya. At higit sa lahat, ang pakikipagkapwa-tao ni Spider Pao sa kanyang customers. Noong nagpunta kami sa Boulevard, ay nagulat ako sa susunod na nangyari. Tumigil magbenta si Spider Pao at namigay siya ng libreng siopo sa mga tao. Free siopo! Free siopo, Spider Pao, okay? Thank you! Oh, sige! Thank you! Oh, sige, walang problema yan! Sabi ni Spider Pao, may mga kapatid na Muslim na nagdodonate daw sa kanya para magpakain sa kanyang mga kababayan. Habang sinasamahan ko si Spider Pao, ay meron akong na-realize. Itong episode na to ay hindi tungkol sa Siopaw o kay Spider Pao, pero tungkol ito kay Al, na isang mapagmahal at masipag na ama na may buo at mataas sa pangarap. Isang Muslim na nais magbigay ng saya at ngiti sa kanyang mga kapatid at kababayan dito sa Zamboanga. Natutunan ko na kung lahat tayo ay mayroong positive outlook katulad ni Al, ay pwede din tayo maging superhero sa mga taong makakasama natin. Ano yan? Grabe. Wait lang. Ayan. Baka isa ka sa mga basher ko. Pops, pumunta ka dito sa Zamboanga, dito sa Alabar. Tikman mo dito. Pumunta ka dito sa mismong inuupuan ko. Alabar. Ito na, ang huling episode dito sa Zamboanga. At nandito tayo ngayon sa legendary Alavar Seafood Restaurant. Sabi nga nila, bawal ka daw umalis sa Zamboanga kung hindi ka kakain dito sa Alavar. Pagpasok mo pa lang ay para kang dinala sa unang panahon. Well-maintained ang mga wooden furnitures,
they are serving Filipinos for almost 50 years na din. Makakasama natin si Jomari Alfaro, third generation owner and general manager ng Alabar. Buenas noches, Senor Jomari. Buenas. Kasama ko si Senorita. Wow, ganda ng boses. Nandito tayo ngayon sa legendary Alabar's Francis. Sir, basically, paano ba nagsimula ito? It started from my grandparents and then napunta sa mami daddy ko, si Pedro and Marisa Alfaro. Tapos now, I'm already handling the business and I'm the third generation who's handling the business along with my two brothers, si Mars and Peter. Franz, anong bestseller dito? Anong talagang pinipilahan, pinupuntahan dito? Well, your visit to the Wonga would never be Kuracha with Alabar salt. Ang kuracha o spanner crab ay isang uri ng seafood na commonly found in waters of Sulu and Zamboanga province. At ang kuracha ay ang superstar ng restaurant na to with their signature Alabar sauce. Well, ito nga, ito yung kuracha and yung Alabar sauce. Actually, yung Alabar sauce natin, it's been here for the past so many years and people really favorite to ng mga Zamboangueños, not only some but our brothers Muslim. So, I recommend when you eat this, you eat it with your hands. Because it's very, very, very addictive and really life-changing. Because for me, honestly, this is the best seafood sauce na when you cook the kuracha with the Alabar sauce, when you mix it together, pag nilulutan na yung kuracha with Alabar sauce natin, lumalabas yung fat ng kuracha. Plus the Alabar sauce, inahalo natin. Not only this, but we have so many seafood dishes. Not only seafood, but also other products that we can sell it not only in Zamboanga, but all parts of the world. Our catering services for me is the best because we serve presidents, senators, even VIPs who goes to Zamboanga who caters from us. Sa tingin nyo, paano nyo na-maintain yung quality? Yun yung isa sa mahirap, di ba? Yes. Quality for me is very important because number one, you serve, sabi ko nga earlier, people who really wants the experience of the Alabar experience or the Alabar way of eating. So, us in the kitchen, we are very strict in terms of the freshness of the seafood. Some customers goes here, nagre-reklamo sila, ang tagal ng order nyo. Matagal siya because we cook seafood. Franz, ready ka na kumain ng kuracha? Of course. Senor Jomari, muchas gracias. Ano binihintay natin? Kumikita! Tama ba yan? Yes. Oh, pwede na yun. Kain na tayo. Hindi na kami nagpahuli at nandito namang in-order namin iba't ibang seafood ni Franz. At syempre, in-order namin ang legendary kuracha with Alabar sauce. Alabar y come con el curacha y alabar sauce y los demás sabroso comida. Wow! Hindi ko intindihan yun kahit isang beses, kahit isa lang. Narin, ang naintindihan ko lang curacha. Anyways, Pops, ano yung sabihin nun? It means that good evening, we are here today at Alabar's and we are here to try the famous curacha and alabar sauce and other viands. Amazing! Zamboanga white. Bakit sa Zamboanga white? Basically, kasi white siya. Yeah, it's white. Pero lychee tsaka? Pinya. Oh, sige. Tapos sa'yo, ano meron ka dyan? This is Alabar juice made of kamyas. Wow! Yung sabroso. Sabroso? Hindi, I mean, iba yung atake niya, no? It's like, parang siyang may milky flavor na lychee na nasa ako. Tapos yung chunkiness nung pineapple sa doon. Yeah. Parang it has a natural sweetness. Yes. Oh, masarap na refresher. And sa kamyas is a bit, maasim. Oh. But it's not. It's well blended. It's sweet. Ah, totoo? Yeah. Make lang. Cheers! Cheers! Mmm. Garlic and butter. Perfect partner. Uy, right? And the sea. And the sea. Yeah. Okay, Pops. Mm. Now, you must try the kuracha with the Alabar sauce. Ito nga yun. Ay. I suggest you try the Alabar sauce by itself. Okay. Mmm. Wow. Kasi. Naparais ka, no? Oo, parang alam yung kahit, siguro kahit hindi pa sinasaing yung kanin, kahit bigas pa yun, tapos lalagyan ko ng Alabar sauce, masarap na rin. Yes. Pero in terms of description, para siyang magata eh. Medyo may curry-like flavor siya na mas matamis ng konti. Pero tapos pansin ko rin, yung texture niya, para siyang may konting solid particles kapag nalalasan sa dila. Yes. Pero ang linamnam. Alam mo parang tumatagos sa esophagus ko. Ganun yung lasa niya. Ang sarap. Okay. Bay, inaalis natin yung ulo. Ayan. Okay. Tapos, sisip-sipin ko yung
Ito, di ba? Masarap yan. Pero perhaps mas masarap siya pag i-dip siya sa Alabar sauce. Okay, sige. Parang lahat dito dinidip sa Alabar sauce, ha? Parang ito yung tradisyon dito. Oh, look at that, pare. Ano pa lang ito? Hindi pa tayo laman, ha? Pambihira. Sarap. Masarap. Ano yung chupa something? Ano yun? Chupa dedo. Chupa dedo? Sabihin nun. Finger licking good. Oh, finger licking. Chupa dedo, chupa dedo, chupa dedo. Yung mga ano, may, sa comment section panigurado, meron na dyan mga tataas ng kilay. Anyways, gagawin ko, eh, babalatan ko. Oh, ang sarap. Look at that. Glazing, no? Very meaty. Grabe. Ooh, ang kapal niya. Grabe. Juicy. Oh my God. Di mo alam kung steak ba siya, no? Kala mo filet mignon. Yeah. Pero hindi, isda to. Sige, kuha ka sa kabilang dulo. Hati tayo. Ooh, look at that. All of the flesh. Ayan, tas dip natin, syempre. Smoky, no? Yeah. Meaty, juicy, smoky. Sweet-sweetest din siya. Alam mo, pansin ko, ako lang ba, pero there's a fatty element. Yeah. May taba-taba siya, hindi ko, ewan mo, no? Parang may taba-taba siya, hindi ko maintindihan. Wow, that's super juicy. Okay. Alabar, alabar. Juicy din yan, eh. Alabar, alabar. Okay, Paps. Yo. Main event? Mayroon pa. Main event. Ito na talaga yun. Yes. Kuracha na, Paps. Kuracha. Sige, paano ba kainin to? Okay. So, first, sabing grande. Grande means laki. Big. So, bubuk. Oh, shit. Yes. Ah! Ano yan? Grabe. Wow, Paps. Ano may lobster? Oh, crab. Kuracha. Wow. Paps. And then, you just scoop it in. Yeah, scoop lang natin. As you like. Meat. Oh, grabe. Ayan, ayan, ayan. Oh, parang, ah, basically, crab na rin talaga siya. Sarap. Kamusta, Franz? Kung saan kakain ka nito, dapat ako pala. Kamusta ako? Sarap, Franz? Fresca y sabroso. Sarap, I mean, the texture, it's like, eh, mayroon, may konting lobster-like na crab meat. Basically, crab yung lasa niya, eh. Yes. Pero mas meaty siya, mas makapal ng konti. Na parang papuntang lobster na nga. Yeah, right. Look at that. Yung fat, yung alige. Tapos yung parang alabar sauce, nagsama sila. Nag-duet sila. Ooh. Alam mo, panigurado yung mga tao ngayon. Maniwala ka. Sa comment section, may magsasabi dyan. OA ka. OA do. Pili ko sasabihin na OA tayo. Pero Paps, nakating ko ngayon. Alam ko, baka isa ka sa mga basher ko. Paps, pumunta ka dito sa Buanga, dito sa Alabar. Tikman mo dito. Pumunta ka dito sa mismong inuupuan ko. At tikman mo tong kuracha at Alabar sauce ng Alabar. Mapapaganto na yung reaction mo. Tama ba ako? Yeah. Pasensya walang na. Halong biro. Walang halong OA, no? Masarap talaga. Legit. Franz, muchas gracias sa pagdala sa akin sa Alabar. Kasi ano yung konti na lang iyak na ako sa sarap. Last bite tayo. Cheers! This Zamboanga Food Series is made possible by Essential Chicken. Ang Essential Chicken ay ang pinakamalaking poultry producer sa Visayas. Mahanap ang mga quality products nila sa mga public markets at supermarkets sa Visayas at Mindanao. Tulad ng Iloilo, Cebu, Zamboanga at marami pang iba. Just check their Facebook page for more info, mga Paps. Dahil sa Essential Chicken, aramdam mong alaga mo pagmahal. Mga Paps, dito nagtatapos ang ating Zamboanga Food Series. Napatunayan kong iba talagang naririnig natin sa media at sa mga chismis. Dahil dito sa Zamboanga City, hospitable, mababait, palakaibigan, at mapagkakatiwala ng mga tao. Pero higit sa lahat, masarap mag-food trip dito.
Maraming maraming salamat sa mga taong nakasama ko dito. Once again, muchas gracias, Zamboanga City. Pops Franz, Pops King, muchas gracias. Huling episode natin ngayon. Yes. Salamat din. Anyways, so magpasalamat talaga sa inyo. Pops, hindi naging posible itong Zamboanga Food Series natin, kundi kay Pops Franz at kay Pops King ng Sabroso Vlog. Tama? Thank you, Pops. Gusto yung mag-promote? Sure, please like and follow our Facebook page, Sabroso Vlog. And also, no, we would like to invite everyone to come and visit Zamboanga City para ma-experience nyo yung na-experience ni Pops Choy dito sa Zamboanga. Ibang klase, Pops. Sabroso Vlog, one of the best food vloggers dito sa Zamboanga. At bago matapos tong video ito, gusto magpasalamat sa sponsor ng Zamboanga Food Series na to, ang Essential Chicken. Mga Pops, muchas gracias again. Kaya kung nagustuhan nyo ang video ito, huwag kalimutan like, subscribe sa YouTube channel ng The Chewy Show. Spock Chewy, kasama ang Sabroso Vlog, nagsasabing stay safe. It's a good night and good bye. Bang!